Luka Doncic tinapos na ang serye at first time sa kanyang career na mag-a-advance siya ng second round. Pero bago muna yan, tuluyan ng pinatoob ng Phoenix Suns ang 8-seeded team na Pelicans 115-109, kung saan halimaw na performance ang ginawa ni point guard Chris Paul matapos magdala ng 33 points while shooting perfect from the field, kung saan meron siyang 14 of 14 pagdating sa field, 1 of 1 pagdating sa 3 points at 4 of 4 naman pagdating sa free throw. Literal na walang mintes, mga bro. Siya lang ang bugot tanging nakagawa niyan sa playoffs, mga bro, sa history ng NBA. Kaya naman maiyak-iyak pa siya nung in-interview matapos mag-advance sa first round. Ang mainit na series sa pagitan ng Dallas Mavericks at Utah Jazz, isang panalo na lang ang kailangan ni Luka at first time sa kanyang career na makaka-advance siya sa first round ng playoffs. Well, opening quarter, hawak ng Utah Jazz ang 1-point lead nang ipinasok under 6-minute mark itong si Clarkson. Maagang nagpalitan ng opensa dyan si Bronson at Mitchell at maagad ding naging agresibo sa pag-atake itong si Donovan. Dahilan para makapagdala nga siya ng 9 points sa opening quarter. Unang attempt naman ni Clarkson, mga bro, pasok ang driving floater ni Kabayan under last 2 minutes. Isang 3 points pa ang naiambag ni JC. Matapos maiwan ng bukas sa may wing spot, naging instant offense talaga para sa Jazz itong si Clarkson. Habang taimik na 2 points lang ang nagawa ni Luka, end of first quarter 21-15. Second quarter, mainit pa din ang shooting ni Clarkson, another 3 points mula sa pick and roll. Si Clarkson at House ang naging sandalan ng Utah sa opensa habang wala pa itong si Mitchell. Pero panandaliang pinangawakan ng Dallas ang kalamangan ng kumana naman ng 3 points itong si Luka, 34-33. Pero dahil sa magandang late run ng Utah Jazz, sa uli sila pa din ang nakapagbaon ng 12-point lead, mga bro, 53-41. Entering of third quarter, na ibaba ng Dallas sa 4 etong lamang ng Jazz matapos ang 8-0 run. Muli na naman nagparamdam sa third quarter ang Luka Magic, kung saan dalawang step back jumper ang naipukol ni Luka na may kasama pang pangaasar sa crowd. Matinding pang-outscored ang ginawa nila sa Utah, dahilan para panghawakan din nila ang 5-point lead, mga bro, 77-72. Fourth and final quarter, nang gigil na itong si Clarkson at agad na inatake ang depensa ni Luka. Pero naging malaking tulong yan para makakuha ng momentum ang Utah. Nakakatikim pa nga ng supalpal dyan si Luka, mga bro. Malaki ang binigay na tiwala ni Coach Quinn kay Kabayan, kaya naman under 4 minutes nang maitabla nila ang laban sa 88. Yun nga lang, agad namang sumagot ng 3 points sa kabila itong si Finney Smith, 91-88. Well, muling naitabla ng Jazz ang laban under last 2 minutes, 94-94, pero isa na namang sagot ang ginawa dyan ng Dallas, mga bro. Pero last 35 seconds, nakaiscore pa din itong si Rudy Gobert at sumala ang tira ni Luka Doncic last 11 seconds. Kaya naman may chance pa itong Utah Jazz. Yun nga lang, natawagan ng traveling itong si Mike Conley, mga bro. Well, may uling chance pa naman ng Utah, mga bro, matapos magmintes ng isang free throw itong si Bronson. Yun nga lang, hindi naman naipasok ni Bogdanovic ang uling 3 points para sa Utah. Final score 98-96. Nakapagdala dyan ng 24 points si Luka Doncic, 24 din para kay Bronson, habang 19 para kay Dinwiddie. Sa Utah, 23 points para kay Mitchell, 19 points para kay Bogdanovic at 15 points para kay Kabayan, Jordan Clarkson. So first time mag-a-advance ang Dallas Mavericks since 2011 pa, mga bro, at kakaharapin sa second round ang Phoenix Suns.